Magandang araw! For today's video ay may imitas po tayo ng Ichigo o Strawberry. At sa may mukbang na rin po. At ating alamin kung ano po ang benepisyo nito sa ating katawan at kung bakit kailangan tayong kumain nito. At dapat bang kumain tayo nito? Sa di po nakakaalam, ang strawberry ay napakainam na prutas na dapat natin kainin sapagkat kailangan po ito ng ating katawan. Lalo sa panahon ngayon na di natin alam kung malinis ang ating kapaligiran. Kaya minsan tayo ay nagkakasakit nang di natin alam kung saan ito nakukuha. Well, ang strawberry ba ay nakakatulong dito? At ano po ang mga benepisyo sa pagkain ng prutas na ito sa ating katawan? Mapapamangha kayo sa malalaman nyo sa prutas na ito na napakaraming benepisyo sa ating kalusugan. Ito pong pinuntahan po namin strawberry farm ay masasarap at matamis ang kanilang strawberry. At isa sa pinakamura ang entrance ito at abot kaya ng bulsa nyo. At maitikman nyo po rito ang tatlong klasing uri ng strawberry. At bukod pa dyan, itulyukan po ang pagkain ng strawberry dito. At maubos po kayo namin ito na walang sukuan? Sino kaya sa amin ang susuko sa pagkain ito? Na strawberry must feed with love forever. At bago po kami tutungo sa aming pupuntahan, ay bibili po muna kami ng gatas na kondensada para po sa usapan po ng strawberry na imumukbong po natin. We're very excited guys dahil nagsimula na ang strawberry o ichigo season dito sa Japan. Ang ichigo o strawberry ay isa sa pinakasikat na prutas at gustong gusto ng mga tao na mamitas ng strawberry o ichigo gari ang tawag dyan para pumili ng sarili nilang prutas para ipagdiwang ang masarap na season na ito. Tangkilikit ng iba't ibang strawberry flavored Japanese candy, gummies, chocolates, biskuit, at higit pa sa buwang ito. Fast forward ko na nga, di pa talaga namin nahanap yung gatas na kondensada kung saan ito nakalagay. Halos inikot na po namin ang lagayan ng convenience store. Sa wakas, at nahanap din po namin ito. Dalawin mo na lang. Yung gata, ate na rin niyo. Okay guys. Hi guys, you watch YouTube channel. Okay, bye-bye. Okay guys, dito na po kami sa aming pinampuntahang strawberry farm. Nilalagay po namin ng gatas na kondensada guys para lalo po itong sumarap. At partner po ito ng pagkain sa strawberry. Pasok na po tayo guys. Let's go! Okay guys, pasok po tayo sa strawberry farm. Ito na po yung lagayan ng kondensada. At sa kabila po nito ay lagayan po ng tangkay ng strawberry. Bawal po kasi ihulog sa sahig yung tangkay ng strawberry. Dahil maraming tingnan nga naman. May sariling tapunan po dito ng tangkay ng strawberry. Yung mga bucket na kulay blue guys, yan po yung tapunan nila ng basura at yung mga container aming gagawin. Ito po yung paraan kung paano mamitas po ng strawberries. Unang-una, hawakan, hilahin, at tapos ay ikutin na tatlong beses ang tangkay para po makuha ang strawberry. Pagpasok po namin dito ay may free condensed milk na po sila. At free refill pa po. Napabili pa po kami sa convenience store kanina. Mayroon na po pala sila dito. Pagpasok po dito ay mag-alcohol po muna kami bago po pumasok. Ito ne, ichigo gari wa ne, mo kochi no migi, kochi gawa, zenbu oke. Oku no, ano, ahiru no futayama ga 3 shurin to po. Dakedo, ma, koko ma, zenbu daijoubu. Hi. Para po sa mamimitas ng strawberry o ichigo gari, ito pong sa kanan ay lahat ay okay at pwedeng pitasin. Mula po dito hanggang sa dulo, sa bandang kanan lang, ay lahat ay pwedeng pitasin at okay pong kainin. Yung kakainin niyo pong strawberry, kahit di niyo na po hugasan, ay pwede na pong kainin. Ito po yung paraan sa pagpasok dito sa strawberry farm nila. Mag-iingat po at huwag pong hilahin ang mga tangkay ng strawberry. Maaari ka lang pumasok ng isang beses. Hindi mo kailangan gumamit ng toilet ng tinatayang isang oras o 60 minuto. Mangyaring huwag pumili ng mga strawberry sa labas ng mga tinalagang lugar. Kakain ka lang ng strawberry sa lugar ng binigay sa'yo. Huwag pong i-take out. Huwag pong hawakan mga strawberries na di mo kakainin. Huwag pong takutin o palisin ang mga bubuyog. Napakahihilig ng dalawang yan kumain ng strawberry. Sa totoo lang, laging bibili yan ng
strawberry sa grocery store, kahit ang mahal-mahal. Ang autumn season ng December hanggang unang bahagi ng Mayo, ang Japanese strawberries ay tila ang paboritong mga prutas sa taglamig at tagsibol. Mayroong higit sa 312 na uri ng strawberry sa Japan, at ngayon ay ipinakilala namin ang tatlong pangunahing uri ng strawberry na Binihop, Tochitom, at Amau. Sila po ang nangungunan ng tatlong Japanese strawberry varieties. Kung nasubukan mo na ang Japanese strawberry, mahalaman mo sila ang pinakamatamis na berry sa mundo. Ngunit sa mahigit na 312 na uri ng strawberry na available, alin ang paborito mo? Unang-una po ay Tochitom. Ang Tochitom ay binuo sa Tochigi Prefecture noong 1996 at napakasikat at iba't ibang strawberry sa silangang Japan. Ang pangalang Tochitom ay nagmula sa Tochigi at Otomi na nangahulugan ng mga babae. Ang isa sa mga tampok na strawberry na ito ay magandang pulang kulay at mahusay na amoy. Sa mga tuwid, madalas itong ginagamit sa mga cake at iba pang matamis. Madaling makukuha ang Tochitom sa supermarket, kaya't subukan ito kapag may pagkakataon ka. Ang pangalawa po ay ang Amau Strawberry. Ang Amau Strawberry ay binuo sa Fukuoka Prefecture noong 2005. Ang pangalang Amau ay nagmula sa unang titik ng amay. Ibig sabihin matamis, maruy, ibig sabihin ay bilog, oki, malaki, at may, masarap. Kaya nga, ang strawberry ay matamis, bilog, malaki, at masarap. Ito ang pinaka-highly regarded ng strawberry sa Japan, Hakata Amau. Mula sa Fukuoka Prefecture, pinatunayan ng Guinness Book of Records bilang ang pinakamabigat na strawberry sa mundo. Ang mga individual na strawberry ay maaaring tumimbang na hanggang 40 to 50 grams bawat isa. Ang aming rekomendasyon ay kainin mo ang strawberry nito. Ang pangatlo po ay Benihop. Ang Benihop strawberry variety ay binuo sa Shizuoka noong 2002. Ang ibig sabihin ng Beni ay pula at ang ibig sabihin ng Hop ay piski. Kaya tawag itong red cheek. Dahil sa Japan, mayroong sansalawi kain, ang pisngi ko ay mahuhulog na ginagamit natin upang ilarawan ang isang bagay na napakasarap. Parehong matamis at medyo maasim ang lasa ng Benihop strawberries. Kaya kung masisiyahan sa kombinasyong ito, magugustuhan mo ang strawberry na ito. Alam niyo po guys, napakahilig po namin kumain ng strawberry talaga. Ito po yung aming mga paboritong paraan para po masiyahan sa pagkain po ng strawberries. Mayroong maraming mga paraan upang tamasahin ang lahat ng iba't ibang uri ng strawberry. Paano kung masiyahan sa mga strawberry? Ito po yun. Ang mga Japanese strawberry ay napakatamis kaya maraming tao ang gustong kumain ng mga ito ng mag-isa bilang perfectong dessert o merienda. May mga nagdagdag ng kondensada para mas matamis pa. At alam niyo po ba na ang strawberry ay maganda po sa ating balat? Opo, tama po yung narinig nyo. Dahil po sa mataas na nilalaman ng vitamin C, ang strawberry ay maaaring makatulong sa pagpapatingkad ng kulay ng iyong balat. Ang vitamina C ay kilala upang mabawasan ang itsura ng mga dark spots, acne scars, at hindi pantay na pigmentation na ginagawang mas marusog at nagliliwanag ang iyong balat. Ang mga strawberry ay isang magandang mapagkukunan ng vitamin C, manganese, folate, vitamina B9 at potassium. Naglalaman ang mga ito ng maliliit na halaga ng ilang iba pang mga bitamina at mineral. Ang strawberry ay talagang maraming prutas na binubuo ng maraming maliliit na individual na prutas na naka-imbed sa isang mataba na sisidlan. Ang brownies, mapupuding speaks na karaniwang itunuturing ng mga buto ay ang mga tunay na prutas na tinatawag na acnes, at bawat isa sa kanila ay pumapalibot sa isang maliit na buto. Sa di nyo naman po tinatanong, okay lang po bang kumain ng strawberry araw-araw? Opo, inirekomenda ng mga individual ay kumain ng isang serving ng 8 strawberry sa isang araw. Ako po, sobrang na po nakakikinain. Natukoy ng klinika na pananaliksik na ang rekomendasyon ito ay maaaring magkaroon ng isang malaking benepisyo. Kabilang ang potensyal na mapabuti ang kalusugan ng puso at utak, nabawasan ang panganib ng ilang mga cancer at mas mahusay na pamamahala ng type 2 diabetes. Bagamat ang strawberry ay mabuti para sa iyo, ang pagkain ng sobra-sobra ay maaaring magdulot sa iyo ng sakit. Ang labis na halaga ng vitamin C at A,
Halimbawa ay maaaring magdulot mga side effect tulad ng pagtatae, paglabas ng hangin sa tiyan, at pagkahilo. Ano? Musta? Sino? Eww! Sumuko na si Leandro. Ang pagdaragdag ng mataas na amount of fiber to your diet quickly can also lead to intestinal discomfort. Kahit saan po talaga, pag sobra, yun po talaga ay nakakasama. Oops, pasintabi po sa kumakain. Ano pa po ba ang special sa strawberry? Ito po yun. Ang mga antioxidants sa strawberry kabilang ang vitamin C ay maaaring suportahan ang iyong immune system at maaaring magpamaba ng iyong pagkakataong magkasakit kapag ikaw ay nasa paligid ng mga mikrobyo na hindi mo nakikita. Maaari rin sila makatulong na pigilan ang pamamaga at pamahalaan ang iyong blood sugar at nagbabantay laban sa mga kondisyon pangkalusugan tulad ng mataas na kolesterol, cancer, sakit sa puso, stroke, at diabetes. Kaya nga, filled with love, diba? Sa Daipong Strawberry Farm dito sa Japan, itong pinuntahan po namin ay isa sa pinakamura at dito nyo po matitikman ang tatlong pangunahing variety ng strawberry. Kagaya ng nabanggit ko po kanina. Kano nga po? Pag 1-5, tatlong flavor ng strawberry. Tapos pag 1-3, isang flavor lang. Maya, ano? Ano yung sabihin yan? Ito? And po, at i-explore na lang po natin ang tatlong flavor. Dito makikita ang laki at hugis. At matitikman nyo ang lasa na may matamis, konting asim, at tama lang. Okay, so, tikman natin kung yan. Okay. Kita kasawsaw na po siya sa condensed milk, no? May sink po dito o lababo na hugasan po ng kamay kapag may nagkaabarya gaya ng ganito. Ganito po. At ito po naman po yung tapunan ng tangkay, guys. Dito po nilalagay. Yan sa blue bucket niya. Anong lasa po at saan po ba makikita ang location nito? Naiyahan na pumunta at namasyal sa lugar na ito kung saan napakasarap na yung strawberry. At hindi po kayo nabibigo, guys. At ito, mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa. Laki. Ayan, ayan. Hindi pa tayo mabibigo, guys, sa pagpunta dito. At napakatamis po. Na may matamis, may maasim, at may medyo maasim na pinaghalong matamis. Ayan, meron po ito. Tatlong kasi po ito na strawberry, guys. Tatlong pong kasi, guys. Kaya, i-google nyo lang, guys, no, kung gusto nyo pumunta dito sa lugar nito. Okay? Grabe. Kala ko ba kung mapapataog itong lugar na ito ng strawberry, guys? Ako po pala ang matataog sa sobrang dami, guys, ng strawberry. Diba? Ikaw po pala po yung putri ngayon, guys. Kung gusto nyo pong makarating dito, i-google map nyo lang po. Para po sa mga taga-Japan, Strawberry Farm, Tahara, Japan. Dito sa lugar na ito, guys. Sobrang tamis, guys, ng strawberry sa lugar na ito sa Tahara. I-google nyo lang, guys, at makarating kayo rito sa lugar na ito. Tahara, Japan. Ito po sa kabilang side, sa may kaliwa, papasok ay di pa po pwedeng kainin sapagkat ito po ay kulay green pa at di pa po pwedeng pumasok. At sa ating pagpapatuloy, ano pa ba ang mabibigay na pagmamahal sa atin ng strawberry? Ang mga strawberry ay mayaman sa mga anthocyanin na ginagawang potensyal na mabuti para sa kalusugan ng isip at emosyonal. Ang mga anthocyanin ang nagbibigay sa mga strawberry ng kanilang pulang pigment. Ang mga anthocyanin ay isang makapangyarihang antioxidant na may mga anti-neuro-inflammatory properties na nakikinabang sa kalusugan ng utak at emosyonal. O diba? Kung isa sa alang-alang kung gaano katamis at masarap ang mga ito, ang mga strawberry ay nakakagulat na mababa ang asukal. Ang isang tasa na hilaw na strawberry ay may humigit kumulang 7 gramo na asukal at higit na 100% na inirekomendang pang-araw-araw na paggamit ng vitamin C. Ang mga halamang strawberry
ay maaaring itanim sa isang hindi pinainit na greenhouse o polytunnel sa taglagas upang mamunga sa susunod na tagsibol. Maaari silang itanim ng Marso upang anihin pagkalipas ng ilang buwan. Kung lumaki sa isang pinainit na greenhouse, ang mga strawberry ay maaaring itanim sa simula ng Disyembre na may mga mapipick up na prutas na handa mula sa huling bahagi ng Marso. Hanggang dito na lang po ang video na to. Nawa po marami kayo napulot na laman sa Strawberry Must Feel With Love Forever. Like and share, guys. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Maraming salamat. God bless everyone. Thanks for watching. Please like and share. And don't forget to subscribe our YouTube channel. And follow our Facebook page. Oops. Don't forget to hit. Thank you. God bless everyone.